So mga kabayan, minasang, ohayo ko sa imas, si Rosie Cornigay si mas. Pabalik po si Super Mario Travels. Ayo ay merong tutorial kung paano mag-cancel out, mag-erase, mag-delete or mag-delete ng fault codes or check engine. Ito po ay magagawa natin kapag halimbawa wala talagang problema ang mga sensor natin. Sa dalawang paraan, makakancel po natin ang check engine natin. So mga kabayan, minasang, ohayo ko sa imas, si Rosie Cornigay si mas. Nagbabalik po si Super Mario Travels. Tayo ay merong tutorial kung paano mag-cancel out, mag-erase, mag-delete or mag-delete ng fault codes or check engine. Ito po ay magagawa natin kapag halimbawa wala talagang problema ang mga sensor natin. Bago natin simulan niya mga kabayan, huwag niyo kalimutang subscribe ang aking YouTube channel. Ang pangalan po ng YouTube channel natin mga kabayan ay Super Mario Travels. Okay mga kabayan, pag bago po kayo mag-subscribe, ay manood po muna kayo ng video ko at least 2 to 3 minutes. Kasi yun po yung requirements ni YouTube. Masasayang po lang ang subscription ninyo. So, after nang mapindot nyo yung subscribe button, pakipindot din po ang bell icon para every time na mag-upload po si Super Mario Travels ng video ng mga katulad nito ay manunotify po kayo ni YouTube. Pakisilik po kabayan yung all bell para every time na mag-upload po tayo ay kayo po ang unang makakapanood. Okay mga kabayan. So yon mga kabayan, natutuwa lang po ako kabayan kasi marami pong taga ibang bansa maging car owner sa ibang bansa o hindi ko lang kung OFW o residence sila doon. Nagpapaturo po sa atin kung paano i-cancel out ang check engine. So sa dalawang paraan, makakancel po natin ang check engine natin kung ito po ay walang problema ang mga sensor. So mga kabayan, minsan nag-check engine po ang sasakyan natin o naglilit up yung check engine indicator. Dahil po, minsan siguro before, kung meron pong ginawa na history doon sa isa sa mga sensor ninyo, kung hindi po ito na-delete mga kabayan, ito po ay mag-check engine kasi meron pong history, meron pong stored memory po ang ating ECU. Yung po mga kabayan, na kailangan naman nating i-cancel out o i-delete or erase ang fault code o erase ang check engine. Yung po mga kabayan yon. Mga kabayan, ito, nandito na tayo ngayon sa sasakyan at meron po tayong tutorial kung paano mga mag-cancel out ng check engine o fault code o paano mag-erase o mag-delete. So sa dalawang paraan. So yung mga kabayan yon, yung mga tumawag sa akin kabayan taga ibang bansa ay meron pang Camry na B6. So ang Camry na B6 po mga kabayan para sa inyong kalaman, may tatlong EFP fuse yan. Merong EFP fuse number 1, number 2, number 3. So tinuro ko sa kanya kabayan yon kung paano erase. Okay na, magandang feedback na ayos po naman na erase po niya. Tag-ibang bansa po kabayan yan. So yun mga kabayan, let's go! Tara! Unang paraan po kabayan ay ang pagtanggal po ng battery natin. So ito, tatanggalin natin. Yan, tatanggalin po natin ang negative ng battery. Ito po yung negative ng battery natin ha. Ang tamang paraan po dito kabayan ay pag natanggal po yung negative ng battery, bumilang lang po kayo ng 10 seconds. Naka-ignition off po tayo kabayan ha. Ignition off. Tapos tanggalin ang negative ng battery, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos ibalik na po natin. Yan, ibalik na po natin kabayan. So, yun po ang isang way o isang paraan para mag-cancel out po tayo ng check engine. Yan. So, ang isa pang paraan kabayan ay yung tinatawag nating EFP fuse. Kung hindi mo madali sa battery, negative, dalihin mo sa EFP fuse. O, kabayan, dito po yung EFP fuse natin. Ito po kabayan yung EFP fuse natin, di ba? 30 amperes. EFI. Sa iba naman, iba kasi kabayan na designated amperes nito. Ito ay 30 amperes. Sa iba naman ay meron 15 amperes. Tapos doon sa ibang sakyan ay merong 7.5 amperes. So, iba-ibang designated ang amperes niya. So, gawin, bunutin din natin. Ignition off. Bunutin din natin ang EFI fuse. Bilang tayo ng
10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibalik na natin. So, ayan. Tapos na po ang cancellation natin ng chicken gin. So, kabayan, di ba? Ganun lang po kadali ang buhay. So, yon. Lalong-lalo na dun po sa mga car owner na hindi na kailangan ipa-scan. So, kwento ko lang po, kabayan. Yung isang kababayan natin na taga Bulacan, so, nagtumawag sa akin kung paano ang gagawin. Inistorya niya sa akin kung nung nagpa-scan siya, meron chicken gin. So, ang singil po sa kanya ay 3,500. Nag-scan lang po siya. Dinilit lang po niya yon. So, yun po. Ibig sabihin, napakahalaga, lalo sa mga car owner natin, na may kaunti kayong knowledge sa sasakyan. So, yun po. Biro mo yung kabayan, dapat talaga kabayan, ang pinakang rate sa Manila ng pag-scan, 1,500. 1,500 po. Dito po sa probinsya ay 850. Cancel out lang po yon. So, kasi, mga kabayan, kasi ganun po ang singil, nagpapa-update din po yung mga yan ng mga OBD nila, scanner. Nagpapa-update po yan, nagbabayad pa rin yan. So, yun po mga kabayan yon. At ang isa pa kabayan, pakiusap po lang po sa inyo kabayan, lalo na dun po sa mga followers natin sa FB. So, 6,600 followers na po tayo sa FB. Sana po kabayan, 6,600 sa FB na followers ko ay dalawin po ako sa aking YouTube channel. Paki-subscribe na rin po mga kabayan. So, kasi marami pa po si Super Mario yung mga pasabog na ituturo. So, yon. So, inuunti-unti lang po natin at ito po ay para sa mga bagong mekaniko at sa mga car owner natin na zero knowledge talaga. So, yun po mga kabayan. At mga kabayan, ulitin ko lang po kabayan, yung pong mga followers ko sa FB ay sana po ay dalawin po si Super Mario Travel sa kanyang YouTube channel. Ang pangalan po ng YouTube channel natin ay Super Mario Travels, katulad po ng sa FB page natin. Ganun po kabayan. So, bago po kayo mag-subscribe kabayan, ulitin ko lang po. Manood po muna kayo ng video ko at least 2 to 3 minutes bago kayo po mag-subscribe. So, at saka pakihita din po yung notification bell. Pakisilip po yung all bell para every time na mag-upload po sa Super Mario Travels na mga katulad dito, tutorial, ay kayo po ang unang-unang makakapanood. So, yun po mga kabayan. At yun mga kabayan, maraming salamat po at nagpapaalam po si Super Mario Travels. Sabi nga, ika nga, sharing is caring. So mga kabayan, let's go! Bye-bye!